Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahonan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Bago ko po ipagkalab sa inyo si Pastor Leonides, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga taong patuloy na naniniwala, nagtitiwala sa mga aral ng katotohanan po ng ating pastor at sa mga tao pong tumutulong sa amin, sa aming pong mga gawain ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng lahat ng mga tulong po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. At buong daigdig. Ay, gaya na madalas kong sabihin sa inyo, ang espiritu ng katotohanan, anuang kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at ipahayag niya mga panahon darating. Alright, so, ang mga narinig ko at nakikita sa nangyayari sa ating kapanahonan ay totoong nangyayari na. So, ang pag-usapan natin ngayon, para magkaroon ng kapayapaan sa buong daigdig, dahil walang ibang makapagbibigay ng kapayapaan kundi ang Diyos. So, ang banal na kasulatan na bilang patotoo sa mga nagaganap ngayon at naganap noon, at yung naganap noon ay magaganap ngayon at lumilinaw na ang lahat ng mga bagay. Dahil sabi ni Jesus mismo nung buhay siya, doon sa Matthew 5, 17 hanggang 19. Sayon. Mateo Kapitulo 5, talatang 17 hanggang 19. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ng kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Alright. Anong gaganapin niya? Yung nakapasan sa kanyang balikat na tinatawag niyang pamatok at marami rin nakipasan yung mga alagad niya. At sa panahon natin ngayon, marami nang pumapasan sa pamatok ni Jesus Cristo. Ang pamatok po ay katungkulan o tungkulin. Tungkulin. Alright. So, tuloy mo mabasa. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kutusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Alright. Anong nakalagay sa kutusan? Hindi ba yung paghari ng pinahiran ng Panginoon? Sino ang pinahiran pa noon? Hindi ba si Jesus Cristo? Kagaya ng pagkapahid ni Isaias, na sinunod niya doon sa Isaias 61, si Masayan. Kung paano pinahiran si Isaias, ganun din pinahiran si Jesus. Ang pagkakataas ng mga nagbabata. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Alright. Mahawag balawag ang sinasabi yan. Alam niyo mga nabihag na tinutukoy na bigyan ng kalayaan
Sila yung mga nabihag ng batas na liko-liko, nabihag ng mga rehiyon liko-liko, at nabihag ng mga elemento na mga engkanto. Nabibigyan sila ngayon ng kalayaan. Yung makikinig ay makakalaya. Alright. Malawak na pinag-uusapan yan, ha? Binuksan ko lang yung tema at doon tayo pupunta ngayon sa panahon natin dahil walang lihim na hindi may bubunyak. Dahil ang lihim ng Diyos ay binigay niya sa kanyang mga lingkod na mga propeta. At ang mga lingkod na mga propeta, sila ngayon na naghihiyawan na malakas para ipaunawa sa tumatawa ang kanilang kamakasalanan, kamalian. Unang-una na si Miranda. Alright. Ayun, yung mga bagay na ginagawa ng tao na panlalamang sa kanilang kapwa-tao, nahahayag na. At yung mga nabiyag sa mga mali-maling batas, maaaring makalaya na dahil yung iba bumababa na sa tungkulin. Alright. Ngayon, nagaganap na lahat at unti-unti nang maghahari ang mga pinahiran. Dahil ang mga pinahiran Diyos, sila ang mga pinili niya na mamahala pag may tanyag na nila ang dakilang pastor. Nandun sa Colossus 3:4. Colossus Kapitulo 3 Talatang 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalatian. Alright, anong kaugnayan yan? Doon sa pamagat ni, na salita ni Haring David sa Awit Kapitulo 2. Pamagat lang, siya na yan. Pag naitanyag na natin, yung dakilang pastor ng Diyos, walang iba kundi si Kristo, matatanyag na rin tayong kasama niya sa karangalan. Ibig sabihin, kaluwalatian, karangalan. Diba tayo? Ang paghahari ng pinahiran ng Panginoon. O, see? Sino ang pinahiran ng Panginoon? Hindi ba yung mga tumanggap ng Espiritu at nanatili sila sa Espiritu at hindi nila ginawa yung mga bagay na laman? Dahil ang bagay na laman ay pakikipag-alit sa Diyos. Kaya, spiritual sila. Ang tawag ni Miranda sa kanya sa nila, spiritual wonder boy. O, ito mga pinahiran, hindi mga wonder people ito dahil mga panghuhula sila. Dahil binigyan sila ng Diyos na kapag rin na manghula, yung lihim ninyo mahuhulaan dahil ang Diyos. Ipinamana niya sa kanyang mga anak yung panghula, lalo na kay Jesus. At si Jesus naman ipinamana niya sa mga taong tapat. At marami na ngayon taong tapat. At sila ngayon ay manghuhula na. Alright. So, wala nang lihim na hindi may bubunyak sa pamagitan ng hula. Dahil yun ang sabi ni Pablo doon sa Korinto. Napakadasahin nyo ang mga lalong dakilang biyaya na kayo'y makapanghula. Yung 12, yung dulo-dulo ng Korinto 12. Ito, sa ano po, Kapitulo 12, talatang 31. Oo, 12:31. Datapot maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Ito. Yes. Ayan, ang pinakamagaling na daan sa paglutas ng mga kriminalidad na ginagawa ng gobyerno. Hindi lang gobyerno, pati tao, mabubunyag na. Dahil kagaya na sinasabi ni Miranda, alisin na ang politika dahil ang eleksyon ay dayaan lamang. Wala pang eleksyon, alam na kung sino nanalo dahil naluto na sa kanila. Pinano na nila kung sino manalo dahil nabayaran sila lahat ng pera. Yun ang sinabi ni Miranda, dahil yun ang sinabi ni Pedro na ang tao, ipangangalakal nila kayo. Mga leader, ipangangalakal nila kayo. Alright. Mga political leader at saka religious leaders,
nangangalakal na sila. Ipinangangalakal nila kayo at iwayaman na sila. Di ba ganon? Paano ngayon mapigil ang mga bagay nito kundi maghari ang mga pinahiran ng mga Panginoon? Ang mga pinahiran, yung mga lumilitaw ngayon na espiritual na tao na tinahanan ng espiritu. Dahil yan ang sinabi ni Pablo doon sa Corinto 3:16. Ang kasunod yan, yung Hebreo ay Apocalypse 3:19. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Alright. Oh, yan ha, maliwanag. Dahil ang templo ng Diyos, hindi gawa ng tao. Yung mga simbahang gawa ng tao. Gawa niya mismo ang templo niya. Yan ang tao. Kaya ang Diyos ngayon, tumutok-tok sa inyo mga puso. Sino man naging templo ng Diyos, tumutok-tok sa inyong puso. Nandun sa Apocalypse 3:19. Apocalypse Kapitulo 3, talatang 19. Ito po. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya. At siya'y kasalo ko. Okay. Ngayon, sa mga programang ito, programa ni Miranda, programa ko, at marami pa ang mga programa na mamatid na tao, gaya ni Pauchip Acosta, Lynn Agno, Queen Helen, marami na, ha? Na ginagamit ng Diyos sa paghayag ng katotohanan at kung nagkaisalat yan, at nabuo na, at may tanyag na ang dakilang pastor, matatanyag na rin tayong kasama niya sa kaluwalhatian. Ano yung kaluwalhatian? Karangalan, lahat ng biyaya ng kabuhayan ay matatanggap ng mga tao dahil gagawa rin ng Diyos ang paraan para sumagana ang buhay at tayo gagawin niyang bayan, hindi ba? Dahil ang mga politiko nga, sabi ni Miranda, hindi niya kaya magbigay ng kapayapaan sa bansa dahil tinutulisan nila ang pera ng bayan. Yan ang tinatawag niyong World Bank. At yung World Bank, niluloko nila. Akala ninyo, nung nangungutang ang Pilipinas, hindi pala. Pera ng Pilipinas pala yung sinasabi lang, inuutang nila. Di maliwanag na maluloko ang mga politiko. Hindi ko naman matpigilan si Miranda dahil magalit na siya. Nagbumura na siya eh. Pati ako, nasali sa bura niya eh. Dahil pinipino na ako tanga. Hindi naman ako tanga. Dahil nagayag din naman ako. Ayos sa aking kakayahan para may tanyag na ang ating Panginoon at maghari na siya. At tagal na nasabi, King of King, Lord of Lords eh. Kinakanta pa niyo Pasko eh. Joy to the world. The Lord has come, let earth receive her King. Pero hindi matanggap. Tanggapin nyo na siya. Dahil yan, sabi niya kanina, di ba? Siya'y tumutok-tok sa inyong mga puso. Buksan nyo yan at papasok na siya sa inyo. At pag nakapasok na sa inyo, yun ang binanggit kanina yung naghayang. Siya ang magmamaneho sa inyong buhay. Hindi si Satanas. Dahil si Satanas, imamaneho kayo sa maling pamamaraan ng pamumuhay. Pero pag bumasok sa inyo ang banal espiritu, imamaneho kayo sa ikabubuti ninyo. Inalimbawa ko yan noon eh. Talingin ako yan eh. Yung Gundam robot. Wala tayong kakaiba sa Gundam robot. Napanood yun, Gundam robot. Sino nagmamaneho ng gandang robot? Tao. Dahil ang robot ay tao. Imaneho kayo sa wasto. Daling kayo sa wasto, sa panalo, sa laban. Dahil yung gandang robot, palaban.
Ngayon, tayo naman ay robot. Papasok sa atin ang Espiritu at ituturoy niya sa atin ang mga bagay nating gagawin para ang laban ay manalo tayo. Dahil panahon ng laban. Tandaan nyo ha. Alright. Sino kalaban natin? Ayun, sabi ni Pablo. Doon sa verso 6:12. Kaya nga, ang bili ni Pablo, isuot nyo lahat ng kagayakan ng Diyos para kayo tatagal sa panahon ng laban at kunin nyo ang balute ng katuwiran at talasan ng panampalataya na siyang salita ng Diyos, ang Biblia. Yan ang sandata ng katuwiran, talasan ng katuwiran upang mahayag na yung katuwiran ng Diyos, hindi katuwiran ng tao. Right? Ito po. Sige, basahin. Efeso Kapitulo 6, Talatang 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Ayun na, lumalaban na si Miranda. O lumalaban na din si Valeros. Lumalaban na rin si Chip Agno. Chip. Lumalaban na rin si Chip Acosta. Oh, sino pa ang lumalaban? Sino makisali sa laban? Si ano po, si Pastor Jojo Tejano. Alright. Meron pa ako narinig, Villanueva, pero lumubog na ka. Pangalong Villanueva. Si ano po, si Pastor Nicanor Perlas. Yan po yung mga kasama ni Captain Ray Valeros. Alright. Kumising na kayo, lumantad na kayo. Dahil yan ang sinabi ni Jesus. Magliwanag nga kayo ng iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatin nila ang inyong amang nasa langit. So ipakita nyo yung liwanag na taglay ninyo, karunungan, katalinuhan, dahil yan ang inantay ng Panginoon bawat isa sa taon na tapat at matalino upang ilagay niya sa isang tungkulin. Nandun sa Matthew, naghanap ng Diyos ang isang aliping, tapat at matalino, upang ilagay niya sa tungkulin pamamahala. Pinangunahan ng Panginoon Jesu Kristo dahil siya tapat at matalinong tao. Ito po, Mateo Kapitulo 24, talatang 45. Sige. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwala ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanangunan? Ano yung pagkain? Mga salitang ipaglaban. Yan ang tinong na bala para gamitin sa digma. Mga katuwiran ng Diyos nandun, nakalagay doon sa Pedro 2:9. Kung tayo ay nagkaisa na, tayong mga matapat at matatalino para paglaban ng katuwiran ng Diyos, ito ang ating tungkulin. Bago po basahin yung Pedro 2:9, sabi po kasi ng Panginoon, mapalad yung alipin, yung pong mga alipin na ganon. Kung dumating ang Panginoon, may marat na siyang gayon ang kanyang ginagawa. Ayun. Pag nakita niya na kayo, ganon ang ginagawa niyo, active kayo, alerto kayo, aware kayo, gising kayo, kayo nga ang pipili ng Diyos na ilagay sa isang matapat na tungkulin para ipaglaban ang kanyang katuwiran. Ito, sa 2:9 na Pedro. Ito nga po, kaya nga po sila hinirang ng Diyos eh. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. O yan, ang tungkulin ng mga hinirang, ipaglaban nila ang katuwiran ng Diyos dahil yan ay magkalaban. Yung katuwiran ng tao at katuwiran ng Diyos ay magkaiba direksyon. Kaya ang hiling ngayon ng Espiritu, sabi ni Pablo, na lumakad tayo. Roma 8:4. Nang ayon sa Espiritu, hindi ayon ng gusto ng tao. Dahil ang gusto ng tao, presidente man, lahat ng mga tao na mumuno sa bansa,
Huwag niyong ayuran yung gusto nila, kundi yung gusto ng Diyos ang panatilihin ninyo. Sige, Toy. Roma Kapitulo 8, talatang 4 hanggang 7. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. See? Yung material ng pag-isip, kamatayan sa Diyos yan. Kaya, yung patakaran na kailangan kayo sumilang na muli. Dahil ang sumilang sa laman ay laman nga. Pero ang sumilang sa Espiritu ay Espiritu nga. Yun po yung sinasabi ng Apostol San Pablo na yung mga tao na magpapakabuyo sa kalayawan bagamat buhay ay mga patay. So, pag spiritual lang yung pag-isip, kayo yung matinatawag na bago ng nilalang ng Diyos. Sumilang na kayo sa Espiritu. Kaya ang gawin ninyo ngayon, ihayag nyo yung katuwiran ng Diyos, hindi katuwiran ng tao. Dahil hiwalay na yung katuwiran ng Diyos at katuwiran ng tao. Dahil ang katuwiran ng tao, kapamakan sa lahat ng mga tao. Yung mga batas-batas nila yan na material, kapamakan ng maraming tao. Okay? Kaya nga po sabi ng Ama, gumagawa daw po sila ng mga bagong batas na labag. Labag na labag sa kanyang kalooban. Talaga? Kamu kayo vaccine? Oh, kamu kayong 1869 na batas. Yan ba ay batas ng Diyos yun? O batas ng tao? So, malinaw na magkaway ngayon yung batas ng tao at batas ng Diyos. Kaya pinaira ko na sa inyo yung Ten Commandments eh. Yan, ang batas ng Diyos. Na dapat nating sundan. Bakit pinatutuman nila yung kanilang batas? Entonces, kaaway nila ang Diyos. Kaya, yung maliwanag na sinabi ni Pablo, ang kaaway natin, ay hindi patayan, ang kaaway natin ang gobyerno, kasalukuyan, na nagganap sa mundo ng babaw dahil material na batas ang kanilang pinairal. Ulitin po natin, ito po sa Efesios Kapitulo 6, talatang 12. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ano yung espiritu ng kasamaan? Yung mga mangkukulam, vampira, aswang, yan ang mga espiritu na sa dakong kaitaasan na hindi nakayanan ng sangkatawan dahil sila ang gustong sumakop. Nagninegosyo din sila dahil sa tinatawag nilang witchcraft, paupahan para pumatay. Hindi naman sila yung espiritu ng katotohanan, kundi sila ang espiritu ng kadiliman. So, para malaman nyo ngayon, yung sinabi ni Pablo dyan, na makilala nyo ngayon ang espiritu ng liwanag at espiritu ng dilim, kung meron kayong mataas na uri ng biyaya, tungkol sa binabanggit ni Pablo doon sa Korinto, pagkilala ng mga espiritu, at yun din ang sinabi ni Juan sa 4:1 ng 1 Juan, makilalanan nyo ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos. Ito po, 1 Juan Kapitulo 4, talatang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyo subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na sa Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Okay. Ibig sabihin, narito na si Kristo, ginagamit na ang inyong katawang tao, kayo ang espiritu maka-Diyos. Right. Espiritu ng katotohanan. Espiritu ng katotohanan. Pero pag may tao magsabi na wala pa si Kristo, yan ang espiritu ng kasinungalingan. Yung mga tao naghihintay ng pagdating doon ng Panginoon. Matagal na po dumating ang Panginoon. Matagal na dumating ang Panginoon. Naghihintay lang siya kung sino
yung ang gagamitin niyang katawan. Yung pong magpapagamit. So, huwag niyong paggamit ang inyong katawan kay Satanas, ha? Sinabi ko na sa inyo noon eh. Dahil si Satanas, ipagamit niya ang kanyang espiritu sa inyo. Kaya lang, yayaman kayo talaga. San Mateo 4:8, payayamanin niya ka talaga. Yan ang espiritu ni Satanas. Ito po, Mateo Kapitulo. Binanggit na kanina ni Miranda. Satanismo kayo talaga. Kayong mga mayayaman na sa mundong ibabaw. Dahil sinabi niya kanina, binanggit niya yung Malakias 3. Ninanakawan niyo ang Diyos. Alright. Totoo lang yan, nagagaram na. Dahil sabi ni Jesus, isang tuldok, isang kudlik, walang mawawala sa kardusan. Hanggang sa lahat ay magalap. So, nagagalap na ang pagtataksil. Pinagpalit nyo sa pera si Jesus. Yan ang alok ni Satanas. Basta yumaman ka. Parang ang Judas. Okay, malinaw na yun ha. Lahat na ipagpalit mo sa pera ang Diyos mo. Judas ka talaga. Judas Iscariote ka. Ikaw ang busbo, si Judas. Ito po, Mateo Kapitulo 4, talatang 8. Sige, masahin. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalang sa kanya lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Ibig sabihin, lahat ng kayamanan. Oo. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So, lahat na sumamba ng pera, sumamba sa pera, ay sumamba kay Satanas. At mayayaman na po sila ngayon. Mga bilyonaryo, trilyonaryo, milyonaryo na sila. So, maliwanag yung hatol ni Jesus sa inyo na kayo, ang Diyos nyo ay si Satanas. Dahil hindi nyo maintindihan yung sinasalita ni Kristo nandun sa Mateo. Ha? Kapitulo 8, 44. 43 muna hanggang 44. Ito po yung sa Juan, Kapitulo 8, talatang 43. Bakit hindi ninyo napag-unawa aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring bigyan ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Alright, ibig sabihin, ama siya ng lahat ng sinungaling. Si Satanas po talaga. Alright, so maliwanag ha, lahat ng sinungaling ay anak ng Diablo. At ang mga ama ng mga sinungaling ay si Diablo. Kaya nga po naghahari na kasinungalingan ngayon sa panahon natin kapag nagsalita ka ng katotohanan, lalo sa Facebook, delete ang account mo. Restricted ang account mo. So, yan. Idinodominate ninyo ang mga tao sa maling pamamaraan. Mas nice po na maghari ang kasinungalingan. Ang tawag niyan, domination of the evil ang ginagawa ninyo. Hindi yung pananakop ni Jesucristo. Lalo na po sabi ni Tatay Eduardo Miranda na mga media daw po ay talagang nagpapabayad para lang ikalat ang kasinungalingan. Talaga? So, lahat ngayon, anak ng demonyo talaga yung ayan. Maliwanag ha, paano kayo ngayon magiging anak ng Diyos? Tatawagin ba kayo anak ng Diyos? Kung kayo puro sinungaling, huwag nyo sabihin na mga anak ni Kristo ay sinungaling, anak ng Diyos ay sinungaling. Di wala na yung Diyos. Kung ganun, bakit may Diyos na makapangyarihan sa lahat? Na siya ang nakikidigma sa mga taong sinungaling. Dahil yun ang pangako niya doon sa Eksodo 23-22.
Exodo, kapitulo 23, talatang 22. Datapot kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig, at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. O, sino pamamura niya? Yung taong sumusunod sa kanyang kalooban o yung taong ayaw ng kanyang kalooban? Yung mga sumusunod po sa kanya. O, yun ang ipaglalaban niya. Yung taong sumusunod sa kanyang kalooban. At sino mang kaaway niyang maanak na yan, ay kaaway nila ang Diyos. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan. Paulit-ulit na lang ito, ha. Dahil ang Diyos, kasama rin sa digma, nandun sa Zacarias 14:1. Ang Panginoon ay katulong ng Jerusalem sa pakikidigma laban sa kaaway. Hindi ba original na bayan ng Diyos Jerusalem? Ngayon, sa panahon natin, Jerusalem lang ba? O pati na Pilipinas? Hindi po bang original ay yung Israelites? Noong panahon ni Moses. Tapos lumipat po siya ng Jerusalem. Ngayon lumipat na po ng Pilipinas. Manipat-lipat talaga ang Diyos. Umalis siya sa bundok ng Sinai. Lumipat siya sa Jerusalem. Ngayon, saan lumipat ang Diyos? Kasi nga po, lumilipat siya dahil yung daw po mga bayang iniiwanan niya ay mga bayang suwail at matutul. Talaga? Bakit? Ang Jerusalem ba ngayon matuwid na? Kaya iniwanan niya, Jerusalem din eh. Alright. Kung nandito na siya sa Pilipinas, anong sabi niya sa akin? Kung ang tao'y matalimain, gagawin niyang paraiso ang Pilipinas. Yun na. So, sino ang dapat maghari? Ang Diyos at ang kanyang mga pinahiran, hindi ba? Alright. Ito ang paghari ng Diyos. Nandun sa Awit 99:1 hanggang 5. At ang paghari ng mga pinahiran niya nandun sa Awit Kapitulo 2:1. Ito muna po sa Awit Kapitulo 99 talatang 1. Ang Panginoon ay nagahari, manginig ang mga bayan. Alright. Di ba kayo nanginginig ngayon sa takot? Kayong mga makasalanan? Kayong binibinta nyo ang karangalan ni Kristo? Di ba kayo natatakot? Di ba kayo nanginginig sa takot? Eh kung yung demonyo natatakot, kayo pa kaya? Wala kayong takot siguro. Talagang matigas ang ulo nyo. Manhid na kayo. O baka patay na kayo, wala na kayong pakiramdam. Ang matakot po dito, yung mga nabaksina na. Dahil sabi po ng mga gumawa ng baksin, 2 to 3 years lang daw po ang buhay nila. Oo. Hindi po ba kayo natatakot niyan? Magsilapit. Pinagsamala rin niya yung buhay niya sa baksina dahil gumawa sila ng patibong eh. Anong patibong? Pag hindi ka magpabaksin, hindi ka makapagtrabaho. So, trap lang yan. Trap, patibong, yung trabaho para magpabaksin ka, makapagtrabaho ka. Hindi ka magpabaksin, wala kang trabaho. So, para patibong po, lang yan. Para po naganap yung sa kayong ano, yung sa paraiso ng Eden, yung ahas nung tinutokso niya si Eva, kainin mo itong mansanas na ito at magiging kagaya ka ng Diyos. Parang sabi naman po ng gobyerno, magpabaksin ka, maliligtas ka. Yun din eh. Pagkawagi sila niyan. Alright. So, ito na yung awit. Siya'y naupo sa mga kerubin. Oh, sino mga kerubin? Yung mga pinahiran niyang mga alagad. Yung mga tapad na mga alagad. Ang kanyang pinahiran at doon siya nakaupo. Kagaya ni Miranda. Kagaya ni Len Agno. Kagaya ni Baleros. Kagaya ni Pauchi Pagusta. At marami pang iba. So, yan. Nakaupo siya sa mga yan at ginagamit niya sila para ipaglaban ang katarungan. Ito li mo. Ang Panginoon ay dakila sa Siyon at siya ay mataas na higit sa lahat ng mga bayan. O, ano yung dakila sa Siyon? Sarili yun. Dakila ang Diyos. Ang tanong, nasaan naroon ang Diyos?
Nasa templo ba na ginawa ng kamay ng tao? O nasa templo na ginawa ng sarili niyang kamay? Andun na po sa ginawa niya nilang third temple sa Malaysia. Oh, kamukha yun. May third temple na naman kayo. Ipaunawa mo nga po sa kanila kung ano yung third temple na sinasabi sa banal na kasulatan. Maiwag, ayan. Pangatlo, templo na gamitin ng Diyos. Dahil unang templo, ginamit niya si Moses. Pangalawang templo, ginamit niya si Jesucristo. Pangatlo, templo, si Pablo. At sino bumalik kay Pablo? Oh, kasali sa mga templo yan. Dahil ang mga templo, si Rizal, ginawa niyang templo. O ngayon sa panuwa natin, sino sa inyo ang templo ng Diyos? Dahil ang tunay pong templo ay tao, hindi po yung templo gawa ng tao. Kaya masyado kayo marami salitang walang kabuluhan. Third temple? Hindi po kasi nila naunawaan ang banal na kasulatan. Nagiging material po sa kanila yung mga spiritual. Kaya nga eh. Pinalitan nila nga ng katotohanan sa kasinungalingan eh. Naglingkod sila sa nilalang, hindi sa lumalang. Baliktad. Diyos ba yung nilalang? Kumpurme, kung siya lalangin, nakawangis at kalarawan ni Diyos, kamukha ni Jesus, tao yan. Pero naging Diyos yan, dahil yan ang plano ng Diyos doon pa. Nalalangin ang tao, nakawangis at kalarawan. Nung nalalangin yung tao, pinatayin ng tao nung kanyang panahonan. Ito po yung sinabi ng Apostol San Pablo sa Kapitulo 1 ng Roma. Sapagkat pinalita nila ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. O si, sino pinaglingkod ninyo? Si Bongbong? Hindi yun nasa gobyerno? Yung po mga mayayaman. O yung mga group of 5? Group of 7? Nilalang din yan. Ha? Yan naman, sinasamba ninyo. Ano man sabihin lang, gawin ninyo. Ikinabuti ba ninyo o kinasama ninyo? Meron na po sila doon pakinabang. Kamukha, sinabi ni Duterte, ayaw na niya sa langit. Dahil walang pakinabang, gusto na niya sa impyerno. Bakit? Ay, nagpakasasa na pera ng maksine. Magkano kaya naisuhol sa kanya? Bakit tumahimik na siya? Wala na yung palaban niyang panalita. If you destroy the youth of my country, I will kill you. Nilamon niya salita niya, kala ko tapang niya. Kaya ang lumabas po bandang huli, siya pala yung tunay na destroyer. Alright, magmaginuhan, huwag kayo magsasalita na hindi magagawa, mga engot. Pati ako dami po ng mga tao na mahatulan ni Miranda. Ayoko mahatulan dahil ako yung taong taksil. Dahil mahiram lang ako. Puta rin nga raw ako, bakit ako'y tanga? Hindi naman ako tanga eh. Yun nga po yung sinasabi natin palagi, ano man ang ginawa mo sa kaliit-litan na yan na sumasampalataya sa Panginoon, hindi mo sa Kanya po yung ginawa kundi sa Panginoon o sa ating Panginoong Diyos. Alright. Ano man ginawa nyo sa mga taong binaksinan ninyo at pinatay ninyo? Diyos ang pinapatay ninyo. Dahil yung mga tao yan, anak ng Diyos lahat yan eh. Dapat ituin nyo ang kamalian nila. Huwag nyo patayin sila. Ang importante rin po siguro sa kanila. Pinalilitaw yun, magaling kayo sa parma. Kumita daw po sila. Magaling kayong gumawa ng formula. Ikabubuti ba yun? O sinamamatay na marami? Marami pong tao na pahamak, maraming tao na...